lang sa papawirin. Panginoon ay purihin, pangalan niya ay dakilahin. Panginoon ay purihin, pangalan niya ay dakilahin. Pangalan niya ay dakilahin. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ati pong alalahan ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating Panginoong Nazareno at yakapin din po natin ang kanyang tunay na pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagwang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan
ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang puon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nating ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kayo na may dapat kumanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang dalinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa iba, sa ibang mga alipin na kanilang mga pagkain sa karapatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag natinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon
sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sinimulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat, at ang aliping makaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ngunit hindi naghanda, di sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng maagang magaang parusa, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkakatiwalaan ng lalo ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa linggong ito, sa 29th na linggo sa karaniwang panahon, patuloy po tayong pinapalalahanan ng ating mga pagbasa tungkol sa ating buhay pangkaraniwan na ating kinikilos sa ating buhay pang araw-araw. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, araw-araw po tayo tinatawag ng Diyos o tinatawagan tayo ng ating Panginoon sa ating buhay na dapat nating isabuhay ang ukol sa ating Panginoon. Dapat makita ito sa ating buhay pang araw-araw, tayo'y namumuhay kasama ang ating Panginoong Hesus, kasama ang ating Poong Hesus Nazareno, na kung saan pinapabuti natin at pinipili natin ang mabuti para sa ating buhay, dahil ito ay may kaukulang bibigyan ng pagpapakahulugan sa ating buhay paglalakbay, hindi lang lamang sa mundong ibabaw, kundi sa ating buhay na walang hanggan. Kaya po ito ang pinapalala sa atin ngayon, pagsumikapan po natin na hindi tayo maging alipin ng mga kasalanan o tayo ay palaging nasa isipan natin ang paggawa ng mali o kamalian o kasalanan, na minsan ito ang ating buhay na ating ginugusto, kumbaga. Hindi po natin pinapahalagahan ang buhay na taglay natin, na kaloob ng Diyos, na dapat ito'y pinagmumulan ng kabutihan, na dapat gumalaw ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ito ang paalala sa atin ngayon. Tayo po ba ay patuloy pang gumagawa ng kasalanan? Pinipili pa po ba natin na gumawa ng kasalanan? Sana po, sa pagbigay ng Diyos sa atin ng buhay, pinipili po natin na tayo mapabuti. Oo, aaminin po natin, sasabihin po natin, may mga kahinaan tayo. Huwag tayong mamuhay sa ating kahinaan. May Diyos tayong gumagabay sa atin. May Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas upang mamutawi ang kabutihan, makita ang kabutihan ng Diyos sa atin. Huwag po natin itong sayangin. Kaya po ito ang paalala sa atin. Kung tayo po ay natutokso, kung tayo po ay nag-aalinlangan, tayo po ay lumapit sa ating Poong Hesus Nazareno, sa ating Panginoon. Kaya nga po ang ating salmong tugunan, sinabi po natin, sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tunay po itong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung po tayo tumatawag sa Kanya, tinutulungan tayong mapalayo sa pag-iisip natin ng kasamaan. Kung tayo tinutukso, kung tinatawag natin ang ating Panginoon, tunay po tayong tinutulungan Niya upang tayo ay mapabuti. Ito naman po talaga ang sanhi natin dito sa mundong ibabaw na ito.
ipakita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating pagkilos. Tawagin po natin ang mayakda ng buhay natin. Hindi niya tayo pababayaan, patuloy niya tayong tutulungan. Alam po natin, hindi madaling mabuhay, may kahirapan ang buhay, mahirap magpakabuti sa panahon ngayon. Pero kung tayo hindi tayo makalimot sa pagtawag sa ating Panginoon, tiyak tinutulungan niya tayo para tayo maahon sa ating ginagawa o sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi na po tayo alipin sa kasalanan, bagkos tayo alipin sa katotohanan ng kabutihan at katapatan na dapat itong itaglay ng bawat isa sa atin dahil iyan ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Bakit po natin ito ginagawa sa buhay natin, mga minamahal na kapatid? Bakit natin ito dapat gawin at isabuhay na palaging ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon? Dahil mga kapatid, mayroon pong isang katotohanan sa buhay natin na darating. May katotohanan na darating sa buhay natin ang katapusan natin dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. May hangganan po tayong lahat. Katotohanan po yan ng bawat isa sa atin. Wala pong exempted sa ating lahat. Lahat tayo ay may katotohanan na may hangganan ang buhay natin. Kaya po, sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, maghanda tayo, humanda tayo. Ano ang paanong paghahanda ang kailangan natin, mga kapatid? Sabi po sa unang pagbasa natin, gumawa ka ng kabutihan. Iyan ang tiyak na kabutihan o paghahanda para sa katotohanan na darating sa buhay natin. Sa ating paggalaw o pagkilos, ito ba ay namumutawi? Ito ang ating dadalhin. Ito ang magiging definition ng buhay natin pagdating ng panahon o katotohanan na darating sa buhay natin, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapalala ng ating Panginoon, pinaghahanda tayo dahil hindi natin alam kung kailan at anong oras darating ang katotohanan sa buhay natin. Na itong katotohanan ito ay minsan kinakatakutan natin lahat, ang kamatayan. Iyan ang katotohanan ng buhay na darating sa buhay natin. Pero hindi po kinakatakutan ang kamatayan. Dahil po sabi ko po, ito ay isang katotohanan ng buhay natin, na kung saan ito ang simula ng panibagong buhay na bigay ng Diyos na walang hanggan, magpasa walang hanggan. Pero makakamit lamang natin ito sa paghahanda natin, na kung saan sa paghahanda natin araw-araw, hindi tayo nakakalimot na gumawa ng kabutihan, hindi tayo nakakalimot na tumawag sa ating Panginoon, hindi tayo nakakalimot na tayo tulungan ng ating Panginoon. Tiyak ang katotohanan na ito, hindi po tayo matatakot pag dumating ang oras na ito sa atin. Kaya mga kapatid, maraming kaloob ang Diyos sa atin araw-araw. Iyan ay pamamaraan ng Diyos para ipaghanda tayo o maghanda tayo papunta sa Kanya. Paano po natin ito ginagamit sa buhay natin? Paano po natin ito binibigyan ng pagpapahalaga sa buhay natin? Kaya mga kapatid, sa pangalawang punto ng ating pagninilay ngayon, araw-araw kailangan natin pahalagahan ang paggawa ukol sa ating Panginoon. Dahil una na ang Diyos na gumawa sa atin. Una na ang Diyos na nagbigay sa atin. At inaasahan din sa atin ngayon, sa araw-araw nating pamumuhay, dapat nating pahalagahan ang ating pagkilos ukol sa Kanya. Dahil sabi ko po kanina, nauuwi tayo minsan sa walang kabuluhan na paglalakbay. Sa ating buhay araw-araw, sa maraming pagkakataon na bigay ng Diyos sa atin para tayo magbunga ng mabuti, mas pinipili pa natin na mali o kasalanan ang pinipili natin. Kaya mga kapatid, sa pagkakataon na ito, sa oras na ito,
nagpapaalala muli ang Diyos. Nagpapaalala sa atin muli ang ating Panginoon. Katotohanan na darating sa buhay natin. Katotohanan na nandyan ang Diyos, nagbibigay sa atin ng paalala. Hindi dapat nating sisihin ang Diyos. Kaya nga po minsan pag may namamatay, bakit Lord, ganito ang buhay? Bakit mo po kinuha ang ganito naming, umahal namin sa buhay? Katotohanan yan ng buhay. Dumating na ang oras na hindi natin hawak. Kaya ito ang pinapaalala sa atin. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras na bigay ng Diyos, mahalaga. Dahil iyan ang pinagmumulan kung saan tayo papunta at saan tayo tutungo sa ating buhay. Kahit ilang minuto na pagkakamali mo sa buhay, kung ito ang palagi mong ginagawa, hindi ka makakarating sa tunay nating tahanan. Ngunit ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Poong Jesus Nazareno, mga minamahal na kapatid, patuloy na nagpapaalala sa atin. Patuloy at walang hanggang pagmamalasakit sa atin. Mga kapatid, tunay ang pag-ibig ng Diyos. Tunay na gumagalaw ang pag-angkin ng Diyos para sa ating lahat. Gusto niya tayong makita sa kanyang kaharian pag sumikapan natin ito at ating paghandaan. Huwag makalimot sa kabutihan. Huwag piliin ang kasamaan. Dahil ang kasamaan na ating pinipili kung minsan, wala tong patutunguhan. Ngunit ang kabutihan na dapat mamutawi sa ating buhay, magkakaroon ng kahulugan habang buhay. Ito ang tunay na kasiyahan ng buhay ng tao, magpakailanman. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalig tayo sa Diyos, Ama, habang hinilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangailangan at mga pagkabalisa sa buhay, ang ating pang itutugon, bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob ng pananalig, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na panalangin o intentions. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw
Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating. Sanhin ang aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisay ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas ang Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa namang ang nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuwi-digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupulsi kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na makanakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming napakaraming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus na nagpapaalala sa atin ngayon ng isang katotohanan na darating sa buhay natin. Huwag natin yan katakutan. Ito siya, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Announcement, available pa po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakwilang buhay na at sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon na iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po din po ninyo ang mga dadala ng mga imay at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kay taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,